mahalaga sa lalaki ang pagkatao or ugali ng babae. Tulad ng lagi kong sinasabi, ang mga lalaki ay mga biswal na nilalang. Kaya mahalaga ang nakikita nila, yung physical na nakikita ng kalalakihan. Pero meron pa rin ibang aspeto ng kababaihan na mas mahalaga sa mga kalalakihan dahil ito talaga ang mas tumatagal at mas nangingibabaw kapag ikaw na ay papasok sa isang seryosong relasyon na pang matagalan. Hello guys, so ang topic natin for today, mga ugali ng babae na winner, panalo sa mga kalalakihan. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, so, ating alamin ang mga ugali, mga kaugalian ng babae na panalong-panalo sa mga kalalakihan. Number one, ito, yung honest. Ano ba ang honest? Ito yung pagiging tapat, pagiging totoo, pagiging tunay, di ba? So hindi ka nagpapanggap, hindi ka nagsisinungaling. Aanhin mo pa ang isang napakagandang mukha at sexing katawan kung ikaw naman ay isang sinungaling. So kapag ganyan, wala nang silbi yung kagandahan ng iyong physical na itsura kung ikaw naman ay puro ka kasinungalingan. Napakalaking turn off yan sa mga boys. So ayan po, ang number one. Number two, ito yung authentic. Authenticity bilang babae ay ipinapakita mo kung ano yung tunay na ikaw. Hindi ka nagpapanggap, hindi ka gumagaya para lang maging in ka sa mga tropa or sa ibang tao, di ba? So, yung authenticity mo, yung tunay na ikaw, mas nangingibabaw yan at mas gusto yan ng lalaki kapag nalaman nila na ang mga pinapakita mo ay tunay, di ba? Kasi alam nyo, marami sa mga kababaihan, mga kalalakihan din, na para lang ma-accept sa norms ng society ay gagawa yan ng mga bagay-bagay para maging acceptable. At yan yung mga uso o yan yung mga ginagawa ng karamihan, di ba? Pero ito yung pagiging authentic, kung ano yung tunay na ikaw, hindi ka nahihiya, mas na-appreciate ng lalaki ang ganyan. You are original, kumbaga sa isang bagay, original yan. Hindi yan peke, hindi yan gaya-gaya, hindi yan class A, di ba? Hindi yan OEM, sa ganyan po, ganyan din sa babae. So ayan po, ang number two. Number three, ito yung may empathy. Yan yung may malasakit. May pag-unawa sa mga nangyayari, nauunawaan kung ano man yung mga nangyayari sa paligid. Itong malasakit kasi, iba ito sa pagiging naaawa. Yung naaawa ka is, naaawa ka lang hanggang ganun lang, pero wala kang ginagawang action para masolusyonan ang isang bagay o ang isang suliranin. Pero ang empathy, yan yung meron kang awa at gumagawa ka rin ng mga paraan para matubunan kung ano man yung dapat gawin para sa nangyayari or para sa bagay na yun. Yun ang ibig sabihin ng empathy, di ba? So, gumagawa ka ng action doon sa problema na yun. Kaya kung ganyan ang karakter ng babae, ganyan ang ugali ng babae, panalong-panalo yan sa mga boys, di ba? So, yan po ang number three. Number four, ito yung trustworthy. Ano ba yan? Yan yung mapagkakatiwalaan ka. Parang related din ito doon sa honesty, di ba? Kasi yung pag-honest ka talaga, sigurado yan na mapagkakatiwalaan ka na rin. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap magtiwala sa tao, di ba? Diba? Kaya nga yung mga taong nagkahanap ng mga kasambahay, ini-interview yan, binaback-ground check up talaga nila para malaman kung mapagkakatiwalaan ba nila ang tao na yun. So, ganyan din sa usapin sa relasyon. Kapag mapagkakatiwalaan ka na babae, nako, winner na winner yan sa boys. Kasi kapag naging kayo na, eh talagang yung trust ay nandyan na. Number four. Number five. Ito, yung homemaker. Oh, so ano nga bang ibig sabihin ng homemaker?
So ito yung literal na marunong ka sa mga gawaing bahay, di ba? Alam mo, parang dapat number one nga ito eh. Kasi kapag pumasok ka na sa isang relasyon, alangan namang lahat ay iaasa mo sa mga kasambahay mo, maliban na lang kung talagang walang problema sa pera, edi mag-hire ka ng napakaraming kasambahay para wala ka nang gagawin, di ba? Lahat iaasa mo sa mga kasambahay mo. Mag-hire ka ng 100 na kasambahay para nakahiga ka, bubuhatin ka, paliliguan ka, susubuan ka sa pagkain, lahat, wala ka nang gagawin. Gusto mo ba ang ganyang buhay? Di ba? Ang boring. So ito yung gustong-gusto ng lalaki, yung ikaw ay marunong sa gawaing bahay. Example, ito yung mga nagluluto. Oh, mahalaga ang pagluluto sa pagsasama ng couple. Ito rin yung marunong maglinis ng bahay. Diba? Kasi anong mangyari kapag yung bahay niyo ay salaula, nagkalat, ang dumi-dumi, di ba? Komportable ba kayong matulog dyan? Yung lagi kayong nangangati kasi ang dumi-dumi, di ba? Andyan na yung ipis, andyan na yung daga, andyan na lahat ng mga insekto sa loob ng bahay niyo dahil sa kadugyutan. Kahit yung mga basic lang, yung paglilinis, maglinis at pagluluto, kahit yun lang, kung tamad kang maglaba, pa-laundry mo na lang sa labas, di ba? So, ayan po, ang number 5, number 6, ito, yung goal-driven. Ano nga ba yun? Ito yung bilang babae, meron kang mga goals, meron kang pangarap, di ba? Meron kang sinusunod, meron kang target na gusto mong mangyari sa buhay mo. Or, kapag ikaw na ay may karelasyon, meron kang aim para sa maging karelasyon mo at sa sasakitin ng inyong relasyon. Kumbaga, meron kang target na sinusunod, di ba? Ganyan ang goal-driven. So, bilang babae, hindi ka lang umaasa kung ano yung ibibigay sa'yo ng lalaki. So, kapag nakita ng lalaki na ikaw ay may mga goals na gustong marating, panalo yan sa lalaki. So, suportahan ka pa dyan. Ang number 6. Number 7. Ito yung talagang hindi mawala-wala. Napakaraming pwede nating idagdag dito, pero ito yung isa sa pinakamahalaga. Number 7, malambing. So, alam nyo, sa isang relasyon, ang pagiging malambing, kaakibat na yan yung intimate moments nyo bilang mag-partner. Kapag ikaw ay isang malambing na babae, yan ang weakness ng mga kalalakihan. Gustong-gusto nila yan. Gustong-gusto namin ang isang malambing na babae. So kung natural kang ganyan, panalong-panalo yan. Karamihan ng lalaki ay inaasam na yung paglalambing kapag pumasok na sa isang relasyon. So since magka-relasyon na kayo, matik na yan sa lalaki na inaasahan yung mga lambingan. So dapat ihanda mo rin yung sarili mo. So ayan po ang number 7. 2,000 years later. So ayan muna ang ilan sa mga ugali ng babae na panalong-panalo sa mga boys. Marami pa tayong pwedeng idagdag dyan. Pero ito muna, di ba? Kung gusto nyo pa, mag-comment lang kayo para pwede pa tayong gumawa ng part 2 kung gusto nyo. So for the moment, ito muna, di ba? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next is story time. Don't forget to subscribe.